Yon, so what is up guys? Well, ang inyong probinsyanong Gro, nagbabalik para sa panibago na namang video. Ngayon nga magkakaroon tayo ng orientation, no? Guide lang to para sa mga magsi-senior high school. Magsi-senior high school ka ba? Alam mo na ba kung anong kukunin mong course later on pag nag-college ka na? O alam mo ba kung ano yung perfect na trabaho sa'yo pagkatapos ng senior high school at pagkatapos ng college? Well, ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga possible jobs o trabaho na makukuha ninyo or pwede nyo makuha later on gamit yung iba't ibang mga strand. Discuss natin lahat yan kung ano yung mga possible courses o mga trabaho na pwedeng mapasa inyo later on with the different strands na meron tayo sa senior high school. Dapat ngayon pa lang, alam nyo na kung ano talaga yung tatapusin ninyong course. Pero hindi natin alam, kasi nga pabago-bago naman yung decision natin. Diba? Hindi natin alam yung takbo ng panahon. Pero ngayon, at least magkakaroon kayo ng guide. TVL, STEM, ABM, ano ba? Ano bang kukunin ko? TVL ba ako? STEM? Panoorin nyo to para malaman ninyo kung ano yung perfect na course para sa inyo later on at para maging successful kayo someday. Senior high school strand here in the Philippines. Let's watch this. Okay, so mga ka-prom D, ito ay perfect para sa lahat ng mga estudyante. Ah. This will just then serve as a guide for senior high school students. No? Ito po ay patungkol sa mga course na pwede ninyong kunin pagka kayo ay nag-college na, no? Gamit tong mga iba't ibang mga strands na to, okay? Or mga courses din sa senior high school. Dapat makapag-decide na rin kayo kung ano talaga yung gusto ninyong tapusin later on pag nag-college kayo para bongga, di ba? So ito, senior high school course guide. Ito yung mga strand. Malalaman ninyo kung ano yung mga bagay sa inyong course o perfect na course sa inyo later on pagtapos na kayo sa senior high school. So, wag na nating patagalin. Wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Okay? So, una, punta tayo dito sa may... dito tayo sa may STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ito yung mga perfect na mga courses sa inyo later on. Okay, o yung mga pwedeng maging trabaho later on, doctor, nurse, dentist, pharmacist, marine engineer, aeronautical engineer, industrial engineering, petroleum engineering, chemical engineer, geological engineer, physicist, therapist, at nutritionist. So, under STEM, science, technology, engineering, and mathematics, ito yung mga trabaho o mga courses na perfect sa inyo. Alright? Para naman sa mga gustong kunin ang ABM or Accountancy Business Management. Pwede kayong maging flight attendant, restaurant manager, hotel manager or receptionist, administrative or staff officer, property specialist or manager, management consultant. Pwede rin kayong maging financial advisor, international development consultant, or magtrabaho sa customs. O, diba? Napakabongga at least. Ito na yung magsisilbing guide natin later on para makapili tayo mas madali ng magandang kurso para sa atin pag tayo ay nag-college na. Para naman sa mga HUMS or Humanities and Social Sciences, pwede kayong maging linguist, criminologist, anthropologist, archaeologist, politician, news anchor, museum curator, oceanographer. Meron ba lang course na ganyan, no? Maganda rin. Weather forecaster. Oh, diba? Ayaw nyo bang maging katulad ni Kuya Kim? Sociologist, counselor. Oh, gusto, baka gusto nyo maging guidance counselor. Public relations manager or pwede rin maging blogger. Iba ang blogger sa vlogger. Okay? So, ito yung mga perfect na trabaho sa inyo or mga courses na pwede nyong kunin later on pag kayo ay nagtapos sa strand na HUMS. Alright. Sa TVL naman or Technical, Vocational, and Livelihood, pwede kayong maging makeup artist. Wow! Maging chef, baker, welder, electrical or electronics technician,
Pwede rin kayong mag-housekeeping attendant, carpenter, automotive specialist, computer, software, and hardware installation specialist. O, diba? Napaka-bongga. Ganda rin na trabaho yan ngayon. Yan ang trabaho ni Teacher Kevin ngayon. Ako ay isang teacher at the same time, nagka-computer servicing din ako. Alright. Para yan sa mga gustong mag-TVL. Para naman sa GAS or General Academic Strand, ito ay perfect sa lahat. Alright? This strand is great for students who are still undecided of which track or course to take. Under this track, you can choose electives from other different academic strands while you continue to pursue your senior high school journey. You should be able to determine the right future job for you. Therefore, under this strand, you can also be a doctor, engineer, teacher, accountant, psychologist, architect, police, or any future jobs under senior high school strands. Kaya nga nakalagay dyan na general academic strand, perfect ito para sa lahat ng mga kurso. Okay? So, baka gusto nyo rin. Sunod naman tayo sa arts and design. Pwede kayong maging film director dito, maging dancer, musician, theater, Broadway multimedia artist, music director, radio DJ, art therapist, illustrator, videographer, or digital artist. O, diba? Bongga rin mga kapromdi. Perfect na perfect ito ngayon na trabaho since we are already on the 21st century type of life and turning 22nd century. Wow! Bongga itong mga skills na to na kailangan nyong ma-acquire or pag-alaran. Last tayo sa sports track. Dito pwede kayong maging coach, athletic trainer, physical therapist, sports medicine aide. Pwede rin kayong maging sports massage therapist, sports and fitness nutritionist, PE instructor, pwede rin, sports writer, sports columnist, and sports events coordinator. Okay, so yun lang yung mga iba't ibang mga strands natin at yung mga possible na maging trabaho ninyo or kurso na pwede ninyong kunin sa college. So, yun lang. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan. Huwag basta gusto ko mag-ABM. Hindi pwede ang ganun. Kailangan mo ding intindihin kung ano yung under sa mga strand na yun para ma-orient ka din, para hindi ka na, para well-oriented. Mas maganda ang well-oriented talaga. So, yun lang. Teacher Kevin PH, signing out for this video.